So kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga nito, Panginoon, kay ganda ng umagang ito. Sapagkat, O Diyos, ang pasimula pa lamang, Panginoon, pagising sa umaga, Ikaw ang nasa aming mga puso. Sila na, O Diyos, na aming mga kapatid na wala sa aming kalagitnan, Ikaw po nakakaalam kung ano ang mga dahilan, O Diyos, bakit po hindi sila nakadalong ngayong umaga. Though, Panginoon, ito po ang aming ninanasa. At ito rin ang ninanasa, Panginoon, ay we make a point, Lord, in our life that we set aside, Lord, especially Father, ang linggo para this is your time, Lord, for us as a congregation bilang isang iglesia, Panginoon, at kapulungan kung kami magkatipon, magpalakasan, at madinig ang iyong mga salita. Kaya sumagyan ito, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. At dalangin namin ang aming mga kapatid na wala po sa dakong ito, kung sila man ipapunta, just be with them. Kung sila po ay nasa balik na karamdaman, just raise them up, Lord. Ibangon niyo po sila. Ikaw ang kalang maging kagalingan. Ikaw magpuno sa lahat ng mga pangangailangan. Hindi lang sa kanila, Panginoon, kundi araw-araw dinadalangin namin every family, Lord, na kumakatawan po sa iglesyang ito. We're praying, Lord, that you will be real in their life. Ipagkaloob ang lahat ng mga pangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, they will love you more than food and shelter and things of this world. Kaya alam namin, Panginoon, that every family, Lord, sa bawat kumakatawan sa iglesyang ito, your life, your reality is being poured out, Lord, as we respond, Panginoon, sa lahat ng iyong pakikitungo at kapahayagan in a positive way. Kaya, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, salamat po, Panginoon, sa kanilang mga kagandang loob. Salamat po, O Diyos, ay iyong mga anak, Panginoon, na tuloy-tuloy na nagtitiwala sa lahat ng bagay sa iyo. Kaya ano man po mga suliranin, ano man po mga pagpapala, ano man ang iyong ibinuhos, O Diyos, sa kanilang mga buhay, ito'y lubos na pasasalamat na nasa aming mga puso bilang isang kapulungan at bilang isang individual, Panginoon, sa iglesyang ito. Kaya, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ikaw po magpupuno ng lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya at ng iglesyang ito in every department, Lord. And you have said, Lord, that we will pray, Father, the harvest, Lord, is too plenteous. Tunay, Panginoon, ang pag-aani ay sagana. Subalit, inutos mo, Panginoon, we will pray to the Lord of the harvest to send workers, Lord. Develop, Father, so that, Lord, you can reap. You can reap, Lord, Jesus in every heart. So we thank you, Father, for this day. And believing and trusting, Lord, that you will speak, you will bless, and you will be glorified in our midst. Thank you, Lord God, for thine is the glory and the honor. This we ask in Jesus' name. And everyone will say, Amen and Amen. Praise God. Okay. Praise the Lord. So meron po tayong panauwin, and we thank God. Siya po kapag kami ay nasa Canada, we were given a slot, okay, sa kanilang church na mag-preach po. Particular, hindi kayo sa Toronto, ano, Brampton? Toronto, I'm sorry, kasi po ang Toronto napakalaki. She has about 5 cities, if I'm not mistaken. So, iniling ko po mag-asawin to. This is not their first time to be with us. So, let us welcome the servant of God at ang kanyang may bahay to greet us. Okay? Noong pong nagkaroon silang anniversary noon, we were invited and we were the speaker then. And I think that was 3 years ago, huh? Hindi ako nakakambali. So let's welcome the man of God, Pastor Henry Laksamana, and his wife, Sister Mindy. Sorry, nami mix up ako. Good morning, everyone. As Pastor, anong pangalan niya? Edgar said, my name is Mindy Laksamana. Isa pong malaking karangalan na makasama namin, na maging
Howdy, sir. Na makasama namin po kayo ngayong umagang ito. Thank you. It is really God's privilege and it's an honor to be here with you this morning. And I will give the rest to my husband. Salamat sa Panginoon. It is a great pleasure to be here. Akin pong inaalala yung mga nakaraang taon, taong 1996, nung pong nakilala namin si Pastora Karina at saka Pastor Edgar. And they brought to us the hunger of God that we should continue to be more passionate sa Panginoon. Dahil sa Kanya lahat nagagaling ang kalakasan, ang buhay, ang galak, ang kapayapaan. At nagugulita ako na simula noon ay nag-iba ang pananaw namin sa aming pananampalataya na magkaroon ng paglago sa buhay natin. Sabi ko noon ay inaalala ko na ilang beses akong inanyayahan ng aming pastor na maglingkod. Sabi ko, hanggang dito lang po ako, hanggang magsusong lead lang ako, mag-worship. Dahil iyon ang aking mga na-enjoy. Eh, para bang ngayon ay pinapaalala sa akin, hindi hanggat kailan ay ikaw ay magiging 10 taong gulang. Ikaw ay lalago at lalago. Gayun din sa ating lahat. Hanggang dito na lang ako. Hindi po. Tayo pong lahat, sa ayaw natin sa gusto, sa physical, tayo ay tumatanda, nagmamature. Merong iba, nagmamature sa physical pero isip bata. Pero ang ninanasa po ng Panginoon sa ating lahat ay lumago. Maging kahalintulad tayo ng ating Amang Diyos dahil tayo ay nilalang niya sa kanyang wangis at sa kanyang in his likeness and in his image. Ngayon po, kaya po napaka ako'y nagagalak sa binigay nilang mensahe sa aming mag-asawa at ito po, tayo pong lahat, kayo pong mga nakuupo dyan ay makikita dahil ninanasa po ng Panginoon, lahat ay lumago, ay kayo ay magiging tagapagsalita, mensahe, tagapagdala ng mensahe ng Panginoon. Pasensyaan ako po, ako po masyadong makapag-Tagalog. Kaya medyo balid po ng kaunti. But what I'd like to share to you is God wants us to arise. Hindi lang doon sa tayo po ay nagkakaroon ng mga pagsubok. Lahat ay dumadaan sa pagsubok dahil ito po ay pinapahintulutan ng Panginoon upang tayo ay lumakas. Sinasabi nga, ang kalakasan ng isang tao ay hindi masusukat hanggat hindi siya dumadaan ng pagsubok. Strength is measured by the challenges it's given at it. That is applied. Yung pressure na apply, yung force na apply sa buhay ng isang tao, hindi doon mo malalaman ang kalakasan niya. You know? Salamat sa Diyos, ang kalakasan natin hindi nanggagaling sa atin lamang kung hindi sa ating Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! So, Happy New Year po sa inyong lahat. January pa naman, di ba? Nakakatatlong linggo pa lang tayo. Happy New Year pa. So, Happy New Year po sa inyong lahat. So, maaari ang taong nagdaan ay puno ng pagsubok, mga challenges, dahil po ang ninanasa ng Panginoon sa ating buhay, tayo lumago. Di ba? Sige, sabihin nyo sa bawat isa, ikaw ay lalago. Sabihin nyo, huwag kayong nakatingin lang na ganun. Oh. Sige. Ako, sabi ko, ako ilalago ang buhok. You know? Pero lalago tayo sa karakter, sa yung the image of God will continue to be found in us. Dahil ito po ang destiny natin. Ang destinasyon natin sa ang bawat isa sa atin, God has predestined us to be conformed to the full measure of Christ. Kumbaga, gusto ko mong makarating dun sa patutunguhan mo. At ang kagandahan po, meron tayong mga GPS. Diba? Para makapunta tayo dun sa pupuntahan natin, kailangan ko ng direksyon.
So meron pong binibigay na direction ang Diyos sa atin. Iyon po ang banal na salita ng Diyos. Makita natin itong, ganun pala ang direction noon. Pero hindi mo naman ginagawa. Paano ka makakapunta doon? Alam ko pa paano papunta doon, pero hindi natin ginagawa. Hindi nga tayo makakapunta. Hindi tayo, ba't sabi mo, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, ba't hindi pa ako nakakapunta doon sa, nakakarating doon sa binigay na destinasyon sa akin ng Diyos. Ang kailangan pala sa ate, nandito na yung GPS, kailangan pala ang sundan ko. Diretso dito. Hindi ka kakanan o kakaliwa. Sabi, diretso eh. So, di diretso tayo. Nadoon po, kailangan natin talaga ang giya ng ating buhay, ang salita ng Diyos. Amen? So, kailangan po hindi lang natin na-memorize yung salita ng Diyos kung hindi po yun ay ginagawa natin. Amen? Hindi po yun ang aking mensahe sa inyo. Sinasabi lang po natin na ang bawat isa sa atin ay merong destiny. May tadhanang nakatakda sa inyo. Sa ating lahat, upang tayo ay lumago, maging to the full measure of our Lord Jesus Christ. Binabalik laman ng Diyos yung unang purpose niya sa ating lahat. Nung, di ba, in the beginning, He created man and woman according to His likeness and image. Tapos sabi niya, be blessed, pinagpala sila. Tapos sabi niya, mamunga kayo. Di ba? Be fruitful. At sabi niya ulit, kayo ay mag-multiply. Hindi kayo divide, but multiply. Di ba? Kayo ay mag-multiply. Kung ano yung hangarin ng Diyos noon, yun pa rin ang hangarin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakatakda sa buhay nating mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, ay magbunga. Tayo, kayo at ako ay pinagpala na. Amen? Iba, ganun pala yun. Kailangan ating nire-receive yun, ating tinatanggap na ako'y pinagpala, ako'y nakatakdang mamunga, ako'y nakatakdang mag-prosper sa ating espiritu. Amen. God is in control. Maaring mayroong mga pagsubok, mga tadhanang nakaraan sa 2016, pero siya pa rin in control sa buhay natin. Hallelujah. Maaring madali sa atin na dadalhin ko na lang yung problema ko noong 2016 ngayon 2017. Wag! Dahil ang Diyos is, you know, He's a God of new things in your life. God is a God of new things. Hindi ko, ito na naman problema. No! Panibagong pagpapala, panibagong pagsubok dahil gusto niya tayong lumago. A new level of testing, a new level of faith. And only through by faith that we can please God. Hallelujah. So ang ating teksto ngayon ay ating matatagpuan sa Nehemiah 2:19-20. Ito ay ang background nito ay alam natin Israel or Judah was a captive of Babylon. Sa napaka habang panahon sila po ay nabihag. At itong si Nehemiah ay kanyang ninanasa na ma-rebuild uli ang walls ng Jerusalem. At sa kanyang pagnanasang ito, gusto niya itong ma-rebuild uli. Sabi niya, hindi ko kaya. Maaring sa inyo, hindi natin kaya, pero kaya yan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. At gayon nga ang nangyari at pinahintulutan ng Diyos sa pamamagitan ng hari. Naibigyan siya ng pondo upang kanyang maitayo uli ang walls of Jerusalem. And God is going to supply your need. Maaring imposible, wala sa aking kakayanan. Totoo, wala sa ating kakayanan. Pero nasa kakayanan ng ating Diyos. It is God, through God's power, that we can do things. Hallelujah. Where nothing is impossible with Him. Amen. So maaring nahirapan tayo ng 2016, pero kung ano may mahirap, it's made simple. Walang imposible sa Panginoon. Dahil siya ang nagbubukas ng mga pintuan of opportunities sa bawat isa sa atin. So ito, nakikita natin na nabigyan siya ng pondo, ng hari, at sila ay nagsimulang i-build muli yung walls. Alam niyo ba, makikita niyo, lumalago na ako at talagang pumupursige na ako sa Panginoon at meron pa talagang uupo sa atin. Makikita niyo, meron talagang gustong humarang sa ating paglago.
Di ba ang sinasabi sa Juan 10:10 ay ang kaaway ay pumunta para magnakaw, magwasak, to steal, kill, and destroy. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Pero ang Diyos ay pumunta, ang Panginoong Hesus ay pumunta para magbigay ng buhay, ang buhay na masagana, that is full of life, amen? That is abundant life. So anumang mapapansin natin kung walang mga opposition sa buhay natin, eh walang pagsubok, eh baka hindi tayo papunta doon. Baka kasabay natin dahil walang opposition. Di ba? Tingnan natin dito. So nakita ng mga tao habang sila ay nagbibuild ng wall, ay merong opposition. Sa aking pagbigay sa inyo ng mensaheng ito, nararamdaman ko na merong bago binibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Maaaring medyo nadi-discourage ka sa mga nangyari sa nakaraan. Pero tayo po ay pinapalakas ng Diyos sa ating mga pagsubok. Kanito tayo tatakbo. Tatakbo tayo dun sa source of strength, the source of everything, which is God Almighty. Merong shift ng pananampalataya natin. Hindi na lang tayo hanggang dun sa, you know, ito na lang ako, hanggang dito na lang aking kakayanan. Hindi. Gusto ng Diyos sa ating lahat ay lumago. Amen. Sinasabi po sa Nehemiah 2:20, sabi niya, Nehemiah answered them by saying, "The God of heaven will give us success. We, His servants, will start rebuilding. We, your servants will start, will arise and build. But as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it." Ito ang sagot niya doon sa mga nag-uupo sa kanya. Yung nakita ng solusyon ni Nehemiah na kanyang ma-overcome yung sitwasyon niya ay bumangon at mag-build. Bumangon siya at gumawa para sa kanyang kadugumpagayan or success. Tayo mga anak ng Diyos, we His servants should start rebuilding. We should start to arise and build. Sabihin natin about sa arise and build. Hallelujah. We should arise and build because kayo ay pinili ng Diyos. Ang Diyos ay nasa ating tabi. Amen. Ikaw ay nakatanggap ng pangako ng magtatagumpay. Talaga? Tatuloy nga tayo nag-amen dito eh. Kayo ay magtatagumpay. Yan, naging sampu na yata. Amen. Pero sa ating lahat, para sa ating lahat to. Amen. Maaring yung mga hindi nag-succeed nung nakarang taon, today is the day of victory. Amen. Maaring meron kayong mga business na hindi nag-work noon. Meron kayong mga mahal sa buhay na nagkahiwala, hindi kayo nagkaintindihan. Pero ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos sa buhay mo ay hindi tumitigil. Tayo ay kailangang magpatuloy na lumakad na kasama niya. Nakasama natin ang Diyos. Ngayon, kung ikaw ay tatayo at gagawa, alam natin na ang 2016, diyan ka na lang, merong bago ang Panginoon sa bagong taong ito. Hallelujah. Kung nakita mo yung pagkatalo noon, ngayon, makakatikim ka ng tagumpay. Hallelujah. So, huwag tayong ma-stuck dun sa nakaraan. Lumakad tayo at ating salubungin ang binibigay na tagumpay ng Diyos para sa ating lahat. Ngayon, ano naman ang ating kakatayuan at gagawin ngayon 2016? What do you rise to and build on? Number one, tinatawag tayo ng Diyos, arise to your call. Tinawag tayong lahat ng Diyos. Those He has called, He has predestined, right? To be conformed to the full measure of our Lord Jesus Christ. Tayong lahat. Naalala ko pa dun sa mga, sa John 1:12, to those who believe and receive, you know, He has given them the right to become children of God. Alam nyo ba, pag binigay yung right, ayan na, yung right to become child of God. Nandoon yung right. Oh,
Hanggat hindi natin kinukuha yung right, I've taken the right to become a child of God. Kukunin natin, lalapit tayo at tayo ay susunod dun sa paglago na binigay sa atin ng Diyos. Ang right ay hindi lamang doon sa ating pagsisisi, hindi lamang doon sa ating pagtanggap sa Kanya, ikaw na ang aking Diyos, ikaw na ang aking Lord and Savior, ikaw na ang aking Master. Yung pala ay kukunin natin, we start walking and take that right to become child, a child of God. Paano pa pag ikaw ay anak ng Diyos? Ikaw ay anak na matagumpay, ikaw ay anak na pinagpala, ikaw ay anak na laging lumalago. Pag nagkaanak ka ba, ay hanggang ano lang siya, sanggol? Hindi. Lumalago yan. Ay, daragol yan. Eh, lumalaki yung bata. Nag-grow siya. Pag nakita mong, ba, apat na yung bulan, oh, bala mo, may ito nga pang bulan. Something is wrong. When we accepted Jesus Christ as Lord and Savior, hindi tayo hanggang, ano lang, na angel, Lord, forgive me. Lord, nagkasala, Lord, forgive me. Hindi, kailangan lumalago tayo. Hindi na tayo bumabalik sa dati nating mga gawi. Right? God is calling us to arise to your call. Tinawag kayo na lumago ang bawat isa sa atin upang maging kawangis ng ating Panginoong Hesus Kristo. All of us are called. You have a higher calling. Hindi ka lang hanggang doon sa tagapakinig. Kailangan ay nandoon ka na sa mga, no, we are involved in the work of God. Ay, kayo na lang. Para sa inyo lang yan. Ako, tagapakinig lang. Tama na po yun. Istunay ito. You know, we need to rise up to the call of God. Tinawag si Jonah. Jonah was really, you know, a prophet, a speaker. You know, he delivers the news of God. Sa libro ng sa Bible, sa, in the book of Jonah, tinawag si Jonah. Sabi, Jonah, humayo ka, pumunta ka sa Nineveh. At ipahayag mo sa kanila, kailangan silang magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Eh sabi ni Jonah, ito, napakasamang nasyon itong Nineveh. Eh ayoko nga, kailangan nga, eh matupok na yan. And what he did, he, by his own understanding, tumalikod siya sa tawag ng Panginoon. But God is a God of second chances. Kailangan muna, pakain muna kita sa isda, tapos doon ka susunod sa akin. A God of second chances. Maaring, you know, meron tayong hindi sinunod sa Panginoon. But God calls you back. You arise to your call. Arise to your passion. Hindi, noon lang yun, hanggang una lang yun, na talagang gung-ho ako sa Panginoon. Gusto kong magpuri. Talagang, ang sarap magpuri sa Panginoon. Hindi, mauupo na lang ako. You know, parang ganun na lang ng ganun kasi gusto ng Panginoon merong bago sa buhay natin. We arise to our call. Ang pagpagtawag sa iyo ng Diyos, kailangan we should go forward and hindi ko naman kaya yun. Talagang hindi natin kaya dahil ang Diyos ang may kaya nun. We should rely our strength, our wisdom upon the Lord. Sa Kanya tayo kukuha niyan. You should listen to the call. Either you advance or you backslide. God's call is to advance. God's call for all of us is to mature. Maging kahalintulad tayo, katulad tayo ng Diyos. Yung Kanyang, kung sino siya. Dalhin natin yung puso niya, yung compassion niya para sa bawat isa. Binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng Diyos na you arise to your call. Arise to the standard, yung standard ng Panginoon. Kung holy siya talagang, we keep Him holy, not only on Sundays. We keep Him holy on a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, and Sunday. Every day, 24/7. Na hindi lang iba yung pagsa-Sunday. Yeah, praise the Lord! Pag Monday, ninalo na ka na naman. Manahimik ka again. You know, it should be a consistent life dahil ito ang gusto niya nasa ng Diyos para sa ating lahat. Eh, noon po, ayoko pong nagpipris. Ani-nervous ako. Gagalgal kutod. I was shaking on my knees because I don't know what to say. And I go to the front, Lord, di ko po kaya. Alikwag you. God is the one who strengthens me.
At hali po kayo, kanako, hali po, kanino man manibatan ta, manibatan po ita, kaya kaya katamang Diyos sa mayupaya. Hallelujah! Hallelujah! Na ngayon, nung bisa ka talagang tikdo at gawa at mag-build, kailangan, we must be willing to put off something that weighs us down. Something tang makabagal kaya katamo, itang pipigil kaya katamo. Nanong mo munang pipigil kaya katamo? Ang kasalanan tamo. Karitak na nito ang kasalanan ko kino. Kasalanan kaya pamurin. Diyang makananong may pipalapaligtad. However, you put it, you know, look at it, it's sin. Sin is sin. And sin will disconnect us from the presence of God. We always need to, you know, be willing, Lord, to humble ourselves before Him. And He is faithful and just to cleanse us from all our unrighteousness. Ali mo itang ditak mo. Ali. Eka na ganang kamalyanta mo. Sabi sa Ephesians 5:14, wake up, sleeper, rise from the dead, then Christ will shine on you. Ulingin kasalanan tamo yung magpigil kang kakatamong pagmaglago. Yung kasalanan natin na kakapagpigil sa atin. Huwag na tayo, eh manyaman ye! Sabihan mo, no, let us shun the evil. Shun sin and just continue to follow hard after God. Hallelujah. Sabi sa Hebrews 12:1-2, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, tingnan nyo ang bawat isa dyan. Bawat isa, witnesses yan, na magpapalakas sa inyo. Hindi lang yung mga nakaraan sa Biblia, sa salita ng Panginoon, kundi ang bawat isa sa atin. We are surrounded by such a great cloud of witnesses. So sinasabi, let us throw off some things, sabi nga doon, hindi, everything. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Itong mga tinali mo rin, sintas mo, pitali mo lang makanyan, may pulay ka. Makanyan, may pulay mo. Kailangan kalasan me. Bangkanta, milakad kang masalese. Nung milakad na ako man, makanyan, pero nang kabagal, kaya ba't mitakid ka pa? Oh. Kaya ba't nakapagkasakit, tigdo ka nito? Wala mo. Ang gati, balo mo ng makatali la, lako mo na ba ang natali? You take off, you take off that things that hinders you. And sabi kayo ni, itang kasalanan, maligwang makapagpabagal. Sabi, let go! Bisa kumunta ka rin. O tayo kumiraras, kasi makakatalantapak yung kasalanan. Kaya itang burita mo, kasi masanting eh. Aramdam ko, masanting eh. Pero, bisa kumunta ka rin eh. Bisa kong mangat kayong kasalpantayan o na makatalantapak eh. We need to let go. Bili me! Bili tayo itang makabagal kaya katamo. Hallelujah! Sabi na pa, mulay tamo, eli ka kukusag. Mulay tamo ang ating perseverance pa magtsaga. Mapagaling po bulay. Ewari. Mas manikal ka. Pero sabi, magpersevere ka. Miras ka kaya ng puntalan mo. At hindi mo rin ang ginok kaya katamo. But we need to continue to run with perseverance the race that is marked for us. Imburinan ng Ginoo, makapag-finish lang tamo. God is interested in how, He's not interested in how we started, He's interested in how we finish. But we finish the line, the race that is marked for us. The destination He has for us. Eta na magbalik kitang sadya tamong buri. At inyong bayo ng Ginoo para kaya kayo. Para kaya katamo. Sabi na, fix your eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Yaing mag-build keng kaya katamong kasalpantayanan. Yang mikumpisa, yang tinggap tayo. At potang dumayo tamo kitang gagawa ng kasalpantayanan tamo. Potang dinayo tamo kitang yaing mamya sikanan. Makanano tang sikanan, sikan. Ay, makain na ako, makanyan. Ay, may tatakit ko, at makanyan. Kasi alwayt ng lalawin tamo niya, may takit tamo eh.
Pero itong linawin tayo, tandaan, akakita, ah, kailan, itong ikit may makatakit niya, pangilagang kayan. Pangilagang kayan dapat, tabalo ko makatakit niya, o kumalan ko pa ka rin. Why should I go that way? I know I'm gonna stumble if I knew I'm gonna... I should avoid that route. Pangilagan tayo. Eh naman buri sabihan, eh may pakasabihan. Panalangin tayo, itang pakatakiran niyo. Right? Eh may uling buri na ninyo, dagol tamungan. Ali kami mo, ali tamungan. God wants everyone to be saved. Ali mo mapilan. Mapalyaring sabihan, ako yakburian. But God wants everyone to be saved. Amen? Sabi sa akin, Romans 6:11 to 14, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive in God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Manakit ang katakyan, pare. Ali! Nung balo mong, eh, masalese ito, diyan balo mong manakitan ka. Pag-pray ko naman kayong ginawa, no, salese ako, may ka, maging kahit ko, makatang kukunda ka la pera. Pero if you do it the way that is not of God, I'm telling you, sabi na kayo, have no part of any sin. You know? And do not let sin reign in your mortal body. So do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been called, brought from death to life, and offer every part. Sabi mo kayong balang metong, offer every part. Offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Yeah. For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Biyaya talaga ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Arise to your call. Sabihin niyo kay Balang Metong, arise to your call. Inaus na kataw mo, bang kanta, lumago tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Arise to your call. Pangadwa, arise by faith. Makanaro kong tekto. Makanaro kong patisbay bumangon from where I am. Miglukluukan da ako peg, dusog da ako peg, dakdak da ako makanyan. Abe ko, pwede na ka man tekto. Ay, mga kalunos ko. Ay, penulak da ako, may subsub ko. Tekto ka. Arise to your call. God, we have people around us to encourage us, to lift us up. Ali, mga kalunos ko talaga eh. Makanya, patugot na ka yan. Tigdo ka. Arise to your faith. Arise by faith. Let faith arise. Kimbalang may itong kinakatamo. Let faith arise, kaipatan. If you want to arise to the level that God has for you, stop looking in the natural. Wala pang darating eh. Talagang pinwana na ako ng Ginoo. Wala pang darating eh. Na ano pa, itong ikit ko, maniwala ako. Mostly, ito yung paniwalang tamo. Potong di natang niya. Maniwala na akong talaga. Burinin Ginoo, maniwala tapa mo. Ah, datang niya. Itang kasalpantaya ng tamo, datang niya. Datang yung saw kening, para kening building ay ini. Datang yung saw para king kaya kambye. Nano man yung kabilyan mo, whatever situation you're in, God will bring, you know, will bring blessing in your life because you are bound to be blessed. Hallelujah. Arise to the level that God has for you. Itang level ta mo, siyempre, niyang minuna, anak ta pa mo. E karanggangangga, anak ka. Katwa mo na ngayon, anak ka pa mo. No! We should arise to our call. In a, God calls to serve, you serve. And God calls you to another calling. To teach, you teach. God calls you not only to teach, but to preach. But God calls us to Father. I am reminded of what God has given Adam and Eve. Sabi mga ganun. God blessed them.
And he said, be fruitful and multiply. Yung pagbabasa ko ng salita ng Diyos, na lahat ng ginawa niya, lahat ng ginawa niya nagbunga ayon sa kanyang pagkakagawa. It has bear fruit according to its kind. Ngayon tayong bilang anak ng Diyos, ano ba kailangan ay pagbubunga natin? Magiging kahawig niya. Hawig niya. Yung ating mga dinidisipulo, magiging kahawig niya. Kung ano yung ating natatanggap, yun din ang ating mai-impart sa kanila. Sabihin natin, tagat-sunod tayo ng Panginoon, pero kabusitan naman yung nakikita sa'yo, hindi nila makikita yung character of God. Makikita, makukuha nila yung kabusitan. Ay, ot kabusit mo, kasi busit yung aking ano. Ot ka, eh, kaselan na, kasi kaselan ng ano. Kung sino yung nagtuturo sa akin. Sabihin sa'yo, ay, may sakit ako, meron akong bulutong. Meron akong bulutong, huwag ka lalapit. Pero sa totoo, meron ka parang trangkaso. Anong makukuha nung nahawa sa'yo? Bulutong o trangkaso? Trangkaso. Ibig sabihin, yung sinasabi natin, kung hindi naman natin pinamumuhay, hindi nila makukuha yung sinasabi, yung tinuturo natin sa kanila. Makukuha nila yung pinamumuhay natin. Di ba? So ating, pero ang ninanais ng Panginoon ay mamunga tayo ayon sa pagkakagawa sa atin, ayon sa pagkakalikha sa atin. E nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. At ayun dapat ang makita sa buhay natin. Hindi ito instant. Hindi ito bigla-biglang, oh, talagang ano na. Kaya nga tayo dumadaan sa pagkakarakter. Kaya nga sinasabi, doon mo maintindihan, you shall be born again. You must be born again kasi kailangan talaga magmula tayo sa pagkabata, sa ating pananampalataya. At makikita mo, hindi lang ba ang bata, hindi mag-i-stay hanggang bata yan. They will grow into maturity. Ayon dun sa kanilang natatanggap. You know? Kaya we need to take in the Word of God. We need to take in His presence. We need to commune with Him. Para makita talaga natin, ang pagkilos natin ay ayon sa salita niya. Hanggat hindi natin, hindi tayo, ay mamaya pa pala yun. Dali lang po, nauuna po ako. Dito po sa Arise by Faith, kikita po natin to. Si Abraham ay tinawag at siya ay humayo. Amen. Nung humayo po siya, kasama niya si Lot. And when they came together, ang laki lang, ang dami-dami ng kanilang mga ari-arian. Sabing ganun, hindi na tayong kayang suportahan ng lupain ito. Kailangan maghiwalay tayo. At si Lot, nakita niyang agad, yung very luscious Sodom and Gomorrah, napakaganda, maraming mga green, maraming mga damo, at yung tubig doon ay sagana. Nung nakita niyon, oy, sa akin yun. Itong si Lot, tumingin agad kung sa nakita niya, para sa akin yun. Oh, sige, sa iyo na yun. Pero Abraham did not look at what he sees in front of him. He looked up. Maaring makita natin kasaganaan, ito na yung mga oportunidad sa buhay natin. Pero itatanong natin, Lord, para sa akin ba yan? Susunggaban ko na ba yan? We need to wait on God. We need to listen to His direction. Alam natin ang direction niya, hindi papalpak. It will always be fruitful because it is destined for us to be fruitful. Blessed, fruitful, and multiplying. Amen. So Abraham was left with the second choice. Nagdwell sa Canaan. Sabi niya, inunahan ako ng pamangking kong Lot. No. Pero makikita natin sa Genesis 13, 14 hanggang 17. Sabi niya ganun. The Lord spoke to Abram and after Lot had left him, and said, look up where you are. Sa lahat ng ating mga sitwasyon, lagi tayong titingin sa taas. Look up and know that who is in charge. No, sabi, look up where you are. Look north. Saan bang north dito? Dito, north. Look south. Sabi ganun, look south. Look east and west. I will give you all of the land, sabi ganon, that you see. I will give it to you and your children and children after you forever. Meron palang forever. Ang Panginoon sabi, forever. Diba?
Hindi lang sa TV yung forevermore. Sa salita ng Diyos, may forever. I will give it, give your children after you forever. Verse 16, I will make your children like the dust of the earth. Kung mabibilang mo yung alikabok, ba, galing mong magbilang. Pero, kabyas na mo talagang mamilang. Masala ka mata. But, we cannot count the dust, right? You know, and imagine what God has in store for Abraham. Imagine what God has in store for you. Nung abi lang mo yung alikabok, kabyas na mo talaga, pero dakalya mo rin biyeng ginuki para kaya katamo. Amen? And he says here, walk through the land, see how long, how wide it is, I am giving it to you. Sinabi ng Diyos kay Abraham to arise and look up. Ang kailangan lang gawin ni Abraham, you know, ang nakikita lang ni Abraham ay isang disyerto sa harapan niya. Kung titingin siya sa kanyang harapan. Pero kailangan niyang tumingala sa Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. There was no sign of a child, but God is telling him to arise and look by faith. Kanina, papunta rito, umalis kami mga quarter to six, no? Bumiyahe kami ng Bacoor hanggang dito sa Angeles. Meron pinahiram na kotse sa amin. Sabi ko, meron siyang maliit na rearview mirror. Talaga na pa. Rearview mirror. Uling na yung kalatine. Rearview mirror. Wala mo, dagisya mo nga kalati. Pero, God doesn't want me to focus on my past. Sabi ko kanita, itang milabasan. God wants me to focus on what is ahead of me. I have a big windshield before me and I can see everything that I'm going, where I'm going. Di malati ay tambi niya ng rear view mirror, bangkata di takmo, lawin tamo mo na itang lebasan tamo. We may have gone through difficulties, but we have to look for what God has done in our life. The psalmist says in Psalms 103, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Forget not all His benefits. That's what we need to look at. Itang kikatamong milabas. What is, you know, itang gawa ng kikatamong kanwanan, binya ng kanwanan, the blessing that God has given us, we always need to look back and praise the Lord. We always need to look back. God is good. His love endures forever. And that what makes us continue to worship Him, continue to pursue Him, because He is the same yesterday, today, and tomorrow. Ayan magbayo in Ginoo. Sabihan natin. Yapin binya na yung windshield. Kaya potang magmaneho kayo, uling ating maragul a future para karimbalang may itong kikatamo. You have a future. He holds the future for you and me. Amen. Hallelujah. Dakalya plano kikatamo ang Ginoo. Mumuna, penwana na ka. You are blessed. Second, you are fruitful. Third, you need to multiply. Aliyah mo para ka rin pastorita. Para kaya karimbalang metong kikatamo. Uling, God is bringing us as a family, burina ng igpa at kitang itamong anak na maging from bingot, karing anak, maging bahin tao, maging makiasawa tao, at may kaayanak tamo. From being a child and growing up as a matured son and daughter, and then having families and being fruitful and multiply. Ali, itang pamag-share, ako talaga kahit ako portita, para karayang aliwa. No, God wants us to share, to be fruitful. Everyone. I'm reminded by what Pastor Edgar says, the harvest is plenty, but the workers are few. If I may translate that on another term, the harvest is plenty, but the parents are few to give birth to children, to new souls for Christ. God wants us to be moms and dads in the house. Bangkanita, you know, as we mature, we can have our own family. We can have, you know, we bring forth the child of God as we labor them, as we pray for them.
Watang mag-share tamo because Lord, papanganak mo ka na ako in maging may kaanak kami naman. All of us. Ali ang gako kay makanyan. Ako na mo yung tagalinis kay Mike. Ako na mo makanyan. Ali, God wants us to share the word. Share the word. And this is what it is for all of us. Let's arise by faith. For 2017, God wants us to mature. God wants us to grow up. Number three, God wants us to build on Christ. Aliway tamo yung nakakita nung niya yung ginong Yesus. We are a mere reflection of who God is. Sabi na ni Jesus, I only do what the Father does, what I saw the Father does. Itamong gewa na ni kiyaktamong ipang banal. That's what I only do. So we always need to always observe what the Father does. Makanano tayong gawin ito? How can we build on Christ? Sabi namin kay Matthew 7, 24 and 25, after he was preaching at the Mount, the Sermon on the Mount, you know, sabi na, be the salt of the earth, diba? Love your enemies, yung ganagana ngayon na, sinabi na. 7, 24 and 25, to those who heard, therefore everyone who hears these words of mine, have you heard the word of God? Tapos yun oreng gama, Josh, tumama sa aking Bible. Sige na. Ito yung mga katas. Ay, ito yung mga katas. Now, if you read the word of God as listening to it and obeys it, see, two things. We read the word of God and we obey it. To those who listen to hear, to those who listen to these words of mine and puts them into practice, is like a wise man. Ay, ka-wise mo naman. Aliway itong wise ito. Ay, wise siya talaga. Yung naiisahan. No, wise man is full of wisdom to those who just not only hearing the word, but put them into practice is a wise man. So, to those who take the word in, kay ba't pabren mo niya, malakang gewa, ali ka-wise. Pero to those who are wise, sabi niya, he is like a man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. And yet, it did not fall because it had its foundation on the rock. When we listen to the word of God and obey it, we are building our relationship in Christ. We are building our communion. We are building ourselves in Christ. Datang ipagsubok, hindi sinabing if, sabi when, timing, baka hindi naman dati, hindi, sabi timing, darating, hindi na alam kung kailan. When the storm came, asahan nyo na mayroong darating na pagsubok. Hindi tayo basta, ay, napakasaya, nagagalak ako sa Panginoon. Hindi lang ganun. God is a God who wants to build us. Gusto niya tayong hindi lang tagapakinig ng salita, kung hindi taga-sunod ng salita. So when we obey it, we are building ourselves, we are building our faith, you know, in Christ. Dahil may pagsubok na darating. Kanino ka hahawak? Tahawak tayo sa rock of our salvation. Sinong rock of our salvation natin? Si Jesus. We build our faith, we build, you know, our foundation on the rock. So, ang sabi natin dito, take time to build your life on Christ. Huwag nating madaliin. Hindi yung, may daily bread dyan, one minute. Nababasa, okay na yun, Lord. No. Minsan minamadali natin dahil, meron pa akong mga client doon, kailangan kong tapusin to. One minute, Lord, okay, tapos meron akong client. Meron kong gagawin dito, inuunan dito, ganyan. What we need to do is we need to take time to build ourselves in Christ. What do I mean by that? How do we build our life? Gusto nyo ba na talagang for 2017, talagang lalago ako, talagang magiging matatag ako sa Panginoon? Ali ko pabalik-balik makanyan. Ali, diretso mong lakad. Alang mumurong, hindi susulong ko mo para kang Ginoo. Amen. How do we do that? We build on the Word.
The word of God, yang makatatagpakatatag kikata mo. The word of God is food for our spirit. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Right? The word of God is our building block for our faith. Acts 20:32, sabi nga doon, now I commit you to God and to the word of His grace, the word which can build you up. The word of God can build you up. Hallelujah. We always need to depend on the word. It is our food for our spirit. It is our knowing the heart of God. It is the expression of God. His word is the expression of who He is. So when we continue to build on the word, we know Him more and more. And we know Him more and more. And then, Lord, ikaw pala yan talaga, nakikilala kitang tunay na tunay. Then we build our faith too. When we build on the word, have a devotional plan. You know, it's only the third Sunday, pwede pang bumawi. Humabol para sa plan natin talagang magbasa ng salita ng Diyos at sumunod sa salita ng Diyos din. Have a regular habit. Hindi lang para sa iyo, kundi pang pamilya din. So that your family can see, wow, my mom and dad not only read the word on Sunday, they read the word on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, all week long. They don't only depend on what they've received on a Sunday, but they, kunyari, pag isang beses ka lang sa isang linggo kumain, anong mangyayari? Mataba ka ba? Malusog ka ba? Eh tayong mga kapampangan, ang sarap-sarap kumain. Eh kung ganun din ang gana natin pagkain, kunyari sa pagkain ng kapampangan, ang gana natin sa pagkain ng salita ng Diyos. Ay, kadapata mo, sa salita ng Diyos, walang alta presyon. Sa salita ng Diyos, walang diabetes. Diba? Sa salita ng Diyos, hindi ka magkakasakit, hindi ka ma-over. Sa pagkain natural, na-over tayo. Tantabata ba? Pindang damulag po yung buriko. Yung burikong sabyan po, when we long for mamita tamo keng amano ng Ginoo, siguradong itamo talaga, tatagtamo, we build on maging masikantamo. Amen. Number one is build on the word. Two, build on your prayer life. Colossians 4, verse 2. Ano makanyan? Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Nung kanita, bibiyatamo mo, manalangin ko uling, ginudakal ko request na eh. Itang ka na akong business. Talagang dapat magkaya, magprosper yan eh. Itang ka na akong anak, ingatan mo lang eh. O ito, itanang mo yung panalag ko, bye-bye po. Ali, God wants a, baka na huwag yung pakihibatan yung panalangin mo. Sera mo na yung amen. Buri kong magsalita. God wants to talk to us. He wants to commune with us. Aliwa mo itang BMing listahan, kahit ba't makuha na ka. Buri ka sabi kaya, buri na kang kakampanwan, ginanda ka sa instruction, makanano kang magkaiking kaya kang business. Kailangan talagang, Ginoo, sige, nyari na, ika naman po magsalita. When Jesus was teaching the disciples on prayer, this is how you should pray, ano? Our Father. Buri sabi natin tamong relasyon kay Igpa. Buri sabi yan, we acknowledge Him as Father and we acknowledge ourselves as sons. Ngayon, as sons, we follow, we obey our father. Ne? Children obey their father. When we acknowledge Him as Father, we humble ourselves, we position ourselves na, Ginoo, ikang manimuna kaya kami. Ginoo, nanuman tasabihan mo, yan tukyan ko. Our Father who art in heaven, hallowed be. Kanandin eh, kanyamang pupuri. Worship Him, just pour out to worship Him. You know, who art in heaven, hallowed be thy name. Alimukheti. Hallowed be in the church. No, hallowed be in the, wherever we are. Lord, na anumang gawang ko, ikaw mi puryan, ikaw mi samban. Bunin sabihan nito, pati tang sasabihan tamong lulwag kayong asbuk tamo. Lord, maka biye kaluguran kaya kayo ni. Pati ta sasabihan tamo, ay balo mo. Oh. Makapabiyay kapuryan ka yan na anong panyabiyan mo, Ken. Sabihan mo dapat, sabihan, tang makasika, the one that encourage, right?
That is our worship. Our worship is not only in the church. Our worship in how we move, how we speak, and how we think, our thought, our heart. Egana-gana. Build yourself in prayer life. So, hallowed be thy name. Your kingdom come. It puri sabihan, itang order na niyong kinukim biheta mo. Alway itang anggata mo mong church, masalese. Pero king bale, buri na niyong ginu, masalese tamo naman. There is order in the house. Not only in the house of God, but in our house, in our family. Buri na niyong ginu, God is putting into order our families. God is putting into order our relationship with one another. Aliwa mo itang buri mo tamo, paksabihan, ilang paksabihan tamo. Even to the people that we haven't talked for even years, months, weeks, God wants us to be. You know, His kingdom come, His will be done, di ba? Aliwa mo itang kaharian mo, not only your kingdom, but also your will. God wants us to have His kingdom order, His kingdom rule in our hearts. Dadalan tamo ita. Prayer is building that intimacy with God. Kalupa ng ninong, ating kayong best friend, Kene? Pagtas no more ito ating best friend? Ayala kayong best friend. Sige na. Ito ating best friend. Itong best friend nyo, akaluguran yan talaga. Itong ikidakay best friend na kita. Oh, BFF ta na ne. No, it's not automatic BFF kayo. Eh, wari. It takes time. It's not true FB. Oh, friend na talaga ni. No, it's true the invested time. Itang time, piyabeyo, pisabiyo, through thick and thin. Masubok pa kitang pikaluguran niyo talaga kayong pagkakay. God wants us to have an intimate relationship with Him. Nung itamo at itamo mong BFF, burining gino maging BFF tayo. O iting burin, ang yang mumuna kayong biyata mo. Deuteronomy 6, sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul and your might and strength. Ano man kanyan? Di ba yung gustong mumunaya, BFF tayo talaga? Ala ng aliwa? Pangadwa, pangatlo na larit ang aliwa? Pangadwa, love your neighbor as yourself. Pero yung burin sabihan ng tanda, una tayo. So in prayer lifetime, nung mumuna yung Ginoo, na lagi tayong kasabi. Kalupa ng Abraham, karetang kasabi na yung Ginoo, mag-build yung altar. At yun talagang altar. Itang altar tamo, yun yung kinin church. Masanting ka man, pamanyalita, ganyan. Buri na yung Ginoo, itang mani pa ng ikamundili, ikatanga doang may sabi, itamu, enjoy ko. I enjoy our communion together. Ito yung buri na yung Ginoo kayang balang metong ikatam. We build our prayer life. Amen. And we always need to have an altar na kanita kayang Leviticus, they have keep the fire burning, keep the fire of the altar burning, meaning aliyah matatda. Our prayer life needs to continue to burn to the light of the fire burning. Talagang kapampangan ko po. Mag-fray na kayo. Mag-fray tayo together. Kapampangan ko po talaga. Ah, our prayer life needs to be continually being built. Eya dapat tutok lang. Pray without ceasing. Remember? Thessalonians says, pray without ceasing. We need to, let's build our personal prayer life. Let's build our family prayers. Abirapin keng prayer group, pero yan ako man manalangin pamilya. We need to be consistent, right? Not only people to see, but God to see our heart. A prayer life, we need to build our family prayer life. Do not neglect the Sunday worship as well. For 2017, let's build on our prayer life. Letter C, build your relationship. Laman nyo na rin balang meto. Itong linawe, may ating kang relasyon kayo. No, mapapamalaring, kilala yung nga rin ng Kenning Church. Balu yung lagyo, balu yung lalupa. Ay, kahit itong titikul-tikul mo kanya, ikay, nanay ka sila kyo.
Wow, yapin to. Tama ba, Lutara, like you? We need to know each other because we are a body. May katawa na katamong Kristo. And we need to know each other, yeah? Our relationship. Putang gatayang balo. Tang niya to, kindat na ako. Pare, balo mita sa mga, tapa niya kikindat. Ali, we not only by who they are, but know them not only by name, but know them by heart. Their aspiration, their passion, knowing each other. That supports each and every one. We are a body of Christ. We need to continue to build our relationship with our family. Ika, pag-aaral na ka na eh. Aliwa mo itang pag-aaral mo eh. We need to have a heart-to-heart relationship. You know, banganta, you are my friend, not only my son. We need to have relationship with our family, with our brothers. Aliwa mo itang paborito tamong kasabi. Kasi bubusita na ako. Ali, sabi, 2017, let's build our relationship with family. Let's build our relationship with our, you know, brothers and sisters in Christ, with our friends. Patawaran nyo itang taong may kapanasakit kaya kayo. Forgive people who hurt you. Eyo sa salubungan, imbahing banwang ating kapahitan kaya kayong puso. But release forgiveness. Let go of bitterness. Maging mapagpasensya kayo kimbalang meto. Ay, pwede ta? Alipati ta, kaya bita. Magpasensya ta mo. Amen. To be patient with one another. Let us build on our relationship for 2017. Hebrews 12:14 says, make every effort. Make effort na ako gani. Pero yan naman, alayang pa magbayo. No. Make every effort. Ali mo one effort. Two efforts, three efforts. Effort na effort ka na. Effort pa rin. Yeah. Effort na talaga. You know? Talagang huwag kayong titigil. Make every effort to live in peace with everyone. Aliwa mo ka rin ang kabasa yun eh. With everyone. Aliwa mo rin ang buri yung kayabin eh. But with everyone. Amen. Romans 12:18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ali, kayabi ako na man eh. Basta, kayabi ako na ako. Ali, what God wants us to do is really have a real relationship. Learn to listen. Kayabi ako na eh. Miyabi kami. Oh, present kami pareho. Oh. Okay, but magsalita eh. Ay, naka magsalita akin. Basta, kaya beta na, okay na. No, learn. You know, have the time to listen to each and everyone. That's how you build relationship. Misipin ta naman kayo ngayon. Kaya takatapang mo muna. O, ito na ito. No, make every effort. Ali mo, itang level ito. Go to another level. Pakasabihan mo na eh. Sige. Kaya buri eh. Pakasabihan mo eh. Kaya buri eh. Pakasabihan mo eh. Nung iya ka na katamo buri ng Gino, ng bilyar kaya katamo, alata mo si Gorketi. Pero buri ng pakit kaya katamo, itang kayang puso, itang ninanasa, naisin ng Panginoon, ay mapapunta rin sa atin. Because God wants everyone to be saved. So as we build relationship, they would know who we carry. We do not carry religion, but we carry Christ. We carry His heart. You know? Let us do that. Take time to listen. When we meet people, we need to listen to their story, not just being selective. Be respectful to people. Do not cut off. Oh, ito na yan. No, let them pour out to you. Take time to build relationship. Katataw yan, build ourselves in Christ. Willing without Him, we are nothing. Without being plugged to the vine, John 15, ita mo mamunga. I am the vine, amanwana. We are the branches. Apart from me, you are nothing. But with Him, we will be fruitful. Amen. Balang metong kaya katamo, mamunga yan talaga. Mamutaktak ya pa.
Ali mo, meto nga bunga, mamutaktak uling makadugtong tamo. Kaya kaya katamong ginong Yesus. Because through Him, He, you know, He has the image and likeness of the Father. Amen. So I tell you, Psalms 127 verse 1 says, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. God is building us. We need to let Him build us. We need to allow Him to build us in every area of our lives. Not only on the things that, Lord, okay, kedi ne, kedi kamo ne. No, we need to let Him build us. You know, every area, eganagana kaya katamo. Amen. So, as we build our life on Christ, and the Lord will help us prosper, because that is your destiny. That is our destiny. Blessed, fruitful, and multiplying. Hallelujah. You are going to receive this year. Pressed down, shaken together, running over. It's not what we plan, it is God's plan for His children. To build on, to grow on. So I challenge, encourage you, each and everyone. Let us arise. Etana, do not be, alitana karin kitang sadyata lugal, magumpisa mo tamong tikto at mag-build. I-build tayo yung kasalpantayanan tamo. I-build tayo yung relasyon tamo kay Ginoong Jesus. I-build tayo. Let us arise to our call. Amen. Balang may itong kaya katamo. Eko balo, nung nanong sitwasyon mo ngayon. Pero ini yung destinasyon na ning Ginoo para kay balang may itong kaya katamo. Antiya mo itang GPS sa sinabi na, bisa akong munta ka rin. Buri ning Ginoo. Dasan tayo nga itang kabuuan ng Kristo kay biyata mo. All we need to do is arise to the call that He has for us. Eko balo na nung sitwasyon ngayon eh. But God is calling us. Nung bisa kayo for 2017, aliwanay tang sadya akong gawin. Ginoo, ngayon eh. Today, I heed to the call. God is calling us to arise and mature. God is calling us to give our all in Him. Alang anak, alang matua, para kaya, ega na gana ako sana para magsilbi kaya. Let us all stand. Kening, as we worship, bubuklat tayo nga harapan ini, you know, to submit ourselves before God. Nung ika'y takapatad, if that's you, mom or dad, if that's you, you know, a young teen, ega na gana, ako sanda katamo, bang, ibiyakin gino, ingegana-gana. Let us arise and build. So, tayo po ay napapasalam sa Diyos. Ako po ay nagtitiwala na ang Panginoon po ay nangusap sa atin. Very practical things, ang mga bagay na Kanya pong ipinahayag sa atin. And ang hinihintay po, gaya po ng panawagan, no? Hindi pong nakikita, no? Alam niyo po mga guests natin, hindi po namin sinasabi sa kanila kung anong kanilang pipreach. Lalo na po sa kalagayan ni Pastor Andre, eh siya po'y galing ng Canada. Imagine po na kung paano ang Panginoon, eh kanya po'y dinidirek ang kanyang mga lingkod upang yung kanyang dinidiin na mensahe ay may abot niya sa atin. Last Sunday, si Pastor Vicky, ang kanyang topic, hindi ba, arise and shine. Tumayo kayo at magningning. Which is what? The light that is within you and other things that you mentioned. Ngayon naman, arise. Ano po yung kadugtong nun? Build and serve and what? And mature to your call. See? Tignan nyo po, no? Wala pong nag-orchestrate niyan. So meaning, ito talaga naman ng Panginoon. In this new year, tumayo ka. Kung kayo nakalugmok, tumayo ka. Kaya gusto ko yung body... Jesus ni Pastor Andrea, lambot-lambot ng katawan niya. Kaya, sana po, no? Iyon pong panawagan ng Panginoon sa atin. Tumayo. Arise! Arise! Amen? Arise to your call. Kaya, kung ang Panginoon po mismo nangungusap, no? Hindi ko sinasabi, ito yung preach mo. No, no! It was the Lord. And it is the Lord ang nangungusap sa atin. Kaya, ang iniintay niya,
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw po, ikaw po. Iyon po ang tamang pagtugon. Nandito ang aking buhay. Sinabi niya sa atin kung papaano. Papaano? No? In every word of God na ating binasa, papaano? Tumayo ka lang. That is your part. Okay? Kasi po, it is like a dance. You do your dance, you do your part, the same thing with you. So, God cannot move unless you do your part. And that is what? Obey. At napakainam po, nasa banal na communion tayo. Amen? The key here is what? We will partake of the body and the blood of the Lord, okay? Iyon po ay ang substance, ay maging substance natin. Yun, ang ganan. That is our destiny, twofold, image and the union. Okay? At thank God for the communion. Sinabi niya sa kanya, it symbolizes the body of the Lord, the Word of God. We partake of it. Okay, kainin natin. And when we eat, meaning you partake, you obey. Yung pong key word, obedience. Kaya, kapag nag-obey tayo, a substance will become our substance. Okay?